Hello. Yaan, sandali ha. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito si Nanay Maria ha. Or si Lola Maria, Lola Baby, you can call me kung ano man. Ngayon, this is a general reading ha para sa iba sa inyo. Ako gagamit ng oracle cards, yaan. So tingnan natin ha. Ang kaganapan sa inyo sa mga natitirang araw ng June. Ano ang message ni Universe para sa iba sa inyo? Yan. This is a general reading. Pwede mag-resonate or hindi. Yan. So, bubunot ako ng 5 cards. So, salamat na marami sa inyong pag-subscribe, likes, at comments. Ito'y daladala ko sa aking mga panalangin sa gabi-gabi para sa inyong kaligtasan, kapirahan, kalusugan. Lahat ng inyong mga kahilingan, pamimera, kabuhayan, victory, hanap buhay. So, ating simulan, ha? Lagay ko lang din eh para makita nyo dahil maliit yung card. This is a bonus reading, ha? So, meron tayo dito ang tinatawag na clouds. Yan. For some of you, maaaring ang iba sa inyo nakakaranas ng anong tawag dito? Kagipitan. Okay? Kagipitan sa pamimera. Maari ang iba sa inyo may mga sakit or maaring yung inyong loved ones, family, may mga sakit. Yan. So dito na nararanasan ninyo ang kahikahusan. Okay? Especially sa finances, financial. So dito nagkakaroon din po dito ng uncertainty for some of you. Nagkakaroon dito ng fear. Okay? Takot. Dahil ito ay may kinalaman po sa inyong hanap buhay. Yan. So dito nakikita, meron po ditong tinatawag na yan, itong aso na to. Yan. Kabaliktad, naka-reverse. Oo. Sa halip na siya ay upright, ay siya ay naka-reverse. So titingnan po natin ha. Ang energy ng aso. Yan. So it's about emotion for some of you. Okay? Maaring ito'y ang iba sa inyo nakikita ko ay yung relationship ninyo sa inyong mga minamahal. Maaring ito'y may kinalaman sa mag-asawa. Nakikita ko mag-asawa, magka-relasyon, about puso. Yan ha. So dito nakikita ko yung disloyalty. Disloyalty ba sa pag-alog yun? Yung gang hindi katapatan. Yung nagtataksil. Meron ditong nagtataksil. Okay? At saka yung kanilang pinangakong devotion ay hindi natutupad for some of you. Yan. So dito nakikita yung gang some of you ay hindi kayo sinusuportahan or tinutulungan. O sino man po itong nakaka-experience na ito about the relationship, okay? Dahil ito'y about heart, nakikita ko po sa puso. So dito nakikita rin po yung inyong maaring meron din po kayo dito mga tawagin mga bosom friends, best friend na nagtatrydor, kumbaga sa ano, trinidor kayo. Siniraan, yun ang nakikita ko for some of you. Or maaring ikaw din. Kayo na lang po ang mag-fit kung sino ha. Dahil ang nakita ko dito since kayo ang binabasaan ko, ang energy na napulot ko dito ay meron ditong kumbaga saan ay nag-tridor na kaibigan. Kayo ba ang nag-tridor or yung kaibigan nyo ang nag-tridor sa inyo? Yan. So dito nakikita rin niyo hanggang inyong trabaho, yaan. Maaring yung trabaho ninyo ay
some of you magkakaroon ng layoff at isa kayo sa maaalis. Yan. So dito nakikita rin yung gang infidelity. Yan, for some of you. Yan. So dito nakikita yung gang unreliable sa isang relationship. Yan. Untrust, yung kumbaga sa hindi trustworthy. So maaring dito rin nakikita ko yung mga close friends ninyo. Okay? Maaring ito'y mga best friend or yung mga taong malalapit sa inyo. Okay? Na kumbaga sa ano, ay hindi sila loyal. Okay? So titingnan natin dito, ha? Sa sunod na ito. Ganda ano? Parang nasa Kabukiran eh. Ano gayaan? Kumbaga sa Pilipinas, Ikalabaw. Yan. So dito nakikita po ang inyong, nakikita ko po dito, ang energy nito is about your kapirahan. Okay? Oo. Meron ditong taong mahirap intindihin. May nakikita po ako ditong tao. Kayo ba ito? Or taong nakapalibot sa inyo, family or friends na mahirap unawain, mahirap maintindihan. Kumbaga ay may pagka unpredictable, okay? Oo. So dito may nakikita rin ako ditong okay. Oo. So maaring dito may mga nakikita akong red tape. Yung red tape yung mga under the table, ang red tape eh, mga under the table yata ito, mga kumbaga sa ano, suhulan. Oo. Yan. So dito nakikita rin ano yung gang past o kaya yung past, yung bilis. May nakikita akong bilis eh. Dahil ito about kapirahan, so yun dito yung movement. Okay? Maaring some of you, okay, naka-schedule na kayo umalis para sa inyong pupuntahan trabaho. Okay? O kaya ay sa pagbabago, maaring yung iba sa inyo iniwan na yung trabaho, mahina ang kitaan, at nagkaroon ng bagong hanap buhay na mas maganda ang ala, ang ano, ang sweldo. Yun na nakita ko po dito, ha. Kung kaya dito kita nyo yung haze, ang tabao. Ibig sabihin, meron ditong kaunlaran. Okay? For some of you, nakikita rin naman meron ditong relationship na kumbaga sa ano, fruitful. Oo. Maaring ito'y mga bagong relationship ninyo, mga friends or bagong kapartner sa buhay. So meron din ako nakikita ditong warning, ha? Maaring ito ay hindi ko po alam, nakita ko lang warning about ito sa emotion at saka sa kapirahan. Maaring itong warning na ito meron sa inyong uutang kasi hindi kayo babayaran. Yun lang nakikita ko sa aking ano, ha, vision. O maaring ito ay kayo ay kumbaga sa ano, may uutang kayo ang gagawing collaborator ba ang tawag doon. Tapos eh, in the end, hindi pala siya magbabayad, tatakbo na at ikaw na ang magpapatuloy magbayad. Yan, so dahil nakikita ko kapirahan eh, ha? So huwag kayo basta pipirma. So dito nakikita ko rin merong iba sa inyo na maaring magkaroon ng breakup or separation. Okay? So meron ako nakikita ditong danger. Mag-iingat dahil ito is about kapirahan. Okay? For some of you. Yan. But for some of you naman maganda dahil dito may nakikitang pagsulong, movement, okay? So it's about your hanap buhay for some of you. Magkakaroon ng magandang resulta. Maaring kayo yung naghahanap na trabaho o may mga opportunities na kayo ay nakita na gusto ninyong sunggaban. So dito po tayo, ha? Yan. Mukhang iyan ay very promising yan, isang card na yan. Tingnan natin ang energy. It's about flowers. So it's about your emotion. Nakikita ko yung flowers. Kita nyo po ba? It's about your emotions. Ha. So nakikita ko po sa aking vision, okay? Ito ay very nurturing na energy nito. Kumbaga sa ano, meron siyang energy ng teacher. 'Yon, 'yon ang nakikita ko po sa aking vision, ha. O kaya is lola. Yan. Na ito ay merong kayong magandang alaala. Dito nakikita ko po sa ambition, meron kayong magandang alaalang pinagsamahan
ng tao na ito. Ito ay maaring ang inyong lola, tiyahin, or isang maestra. Okay? So dito ang some of you makakatanggap po ng invitation, okay? Meron po ditong surprise. Surprise na in the form of invitation, okay? So ito po ay maaari ding offer, okay? May mag-o-offer sa inyo o kaya makakatanggap kayo ng gifts. Yan. Ngayon ito ay kumbaga sa ano ay magdadala sa inyo sa sa kasiyahan. Yan. Ah, okay. Okay. Maaari pong iba sa inyo may mga ginawa kayong mabuti sa kapwa. Okay. So ginantimpalaan, maaring kayo ay nag-donate. So kayo ipinadalhan kumbaga sa ano ng a token of gratitude, something like that, kasi gift nakita ko, surprise gift. At saka kayo ay may imbitahan, nakita ko po dito may invitation, maaring some of you iimbitahan ko po kayo sa isang, ayan, ng gayet umuga na, sa isang talk, speech. Magbibigay kayo ng talk Parang ang nakikita ko po, may mga tao. Crowded. Mga tao. So doon, sa unahan ng tao, magsasalita kayo. Yan. Magbibigay kayo ng talks. Yan. Inspirational talk. Na ito yung magbibigay aral sa mga tao. So nakikita ko rin dito, relationship. Sa inyong mga taong nakapaligid sa inyo ding trabaho, yan. So dito maganda ito. May mag-aalok sa inyo, may mag-o-offer sa inyo. Yan, meron pong pupunta sa inyo para mag-offer, okay? Mag-o-offer ng ang nakikita ko po ay assistance. Yan. O kaya ano pa nakikita ko? Okay. Maaring kayo ay merong admirer. Nakikita ko po sa invitation, maaring some of you may admirer. So, pupunta siya sa iyo, okay? At magdadala siya ng, kumbaga sa regalo, yan, oo. Ang nakikita ko po ay, nakikita ko yung admiration. Very, kumbaga sa kayo ay admire na admire niya. Okay, so magdadala, maaari ititagahanga nyo fans ninyo. Yan. Yan. Di naman dahil may fans ka artista, kahit di ka artista, basta nakita na ikaw may siguro kayo nagbibigay ng ng talks about spirituality or isa kayong vlogger or kasi nakita ko nasa crowd kayo, nibitahan kayo so ganyan na. So dito merong compliments, okay, merong happiness. May creative ideas lumalabas para sa iba sa inyo. Yan. So tingnan naman po natin itong sunod, the last card. 24, tinatawag na the lovers. So, hindi ko pwedeng ipakita po sapagkat very strict si YouTube pagdating po sa nudity. So, ilalagay na lang po natin siya diyan sa likod at itingnan po natin ang energy ng the lovers. Pasensya na po sa background at ang aking asawa ay naglilinis doon sa garden. Yan. So, ibig sabihin po nito is more on your emotions, okay? Yan, di ko po pwede ipakita ha at may hubo, yan. It's more about emotions. Yan. So, maaring ito po ay may kinalaman sa pag-ibig. Yan. Affection. Yan. Yung inyong feelings. Yan. Ay, kumbaga sa meron ako nakitang joy, passion. Yun ang na-experience ninyo. Warm. Sa mga taong nakapaligid sa inyo. Maaring kayo ay nakakakuha ng joy, passion, warm. You receive joy, passion, warm doon sa mga taong nakapaligid sa inyo. Especially po dito sa inyong karelasyon. Yan, karelasyon sa pag-ibig. So, nakikita po dito yung love, yung romance, yan. Yan. So, dito passionate, yan. Desire, attraction. Ay, ang ganda, maaring dito merong magkainlaban, maaring dito may tumubong
bagong pag-ibig, yan. Oo. So, maganda. It's about ano. Pwede rin naman sabing platonic, ano. Yung, kumbaga sa ano, platonic to romantic, yan. Kumbaga sa ano, magkaibigan, di ba platonic yung magkaibigan lang kayo tapos na uwi na sa romantika relationship na. Mm-mm. Pwede din po ito, may kinalaman din ito sa inyong trabaho. Okay? Na maaaring ang iba sa inyo, nakakita ng love, passion sa kanilang trabaho, sa kanilang family, sa kanilang kung ano man ito mga hobby na kanilang pinagkakaabalahan. O maaari din naman baka kayo ay may pets na hayop gaya ng aso, yan. So, dito nakikita yung special love, okay? Yung affection, compassion, at saka yung passion, yan. Maaaring din ito sa mga bago mga kaibigan ninyo, yan. So, ang love is kumbaga sana very broad naman eh. Hindi lang naman sa pangpuso lang mag-asawa. Mm-mm. So, it's very nice naman, ano? Mm-mm. So, thank you very much po.